Hi guys! It's Online Rocky Tero again. And kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Especially po dun sa mga interesado sa cryptocurrencies at sa mga holders po no ni Shiba Inu Coin. For this video po ay gusto kong magbigay ng update sa kanyang presyo ngayon. And then ano ba yung mga bagong balita sa kanya? Kaya naman dun sa mga bago po, tapusin nyo ang video na to. Nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Alright? So as you can see, dito sa ating screen guys, no? Makikita mo dyan na ang kanyang presyo ay nasa 0.0012 cents sa peso guys, no? Nakapeso po yan. Baka mamaya magtanong kayo bakit iba yung presyo na nakikita nyo sa inyong crypto wallet like Binance. Kasi nakapeso po yan. Okay, yung sa Binance kasi nakadollars po yan guys. And if we will check yung kanyang price chart, sa 1 week time frame natin guys, makikita mo dyan noong April 17, that is last week pa nga. So yung pinakamataas niya guys is 0.0013 cents sa peso. So umangat po yan actually last week. Dahil nga po dun sa bigla po siyang nalista kay Robinhood Exchange platform, and because of that no, bigla pong bulusok pataas itong si Shiba Inu Coin. Pero ayun nga guys, no, hindi siya nagtuloy-tuloy, and makikita mo dyan sa kanyang price chart guys, no, bumaba na naman siya. And ngayon ay ayun nga, so naka negative 5% pa siya in 1 week time frame. Pero ito yung kanyang pinaka-presyo ngayon, 0.0012 cents sa peso. So mababa siya guys. Kaya naman dun sa mga gustong mag-entry or gustong bumili, I think ito po yung pinakamagandang time para bumili guys. Kasi mababa pa naman yung kanyang presyo ngayon so far po. No? Pero dun sa mga naipit, of course, hold lang muna. Pero yung iba guys, so ang ginagawa kasi nila, nag-day trading sila. So katulad niya, bumagsak siya. So good to buy naman, and then kapag tumaas naman, yung iba ay nagsisell. So makikita mo dyan na very malikot po yung kanyang presyo, no? Kasi volatile nga siya because of yung pagbabuy and sell nga na ginagawa po ng mga holders. Lalong-lalo na ng mga whales talaga dito po kay Shiba Inu Coin. And then ito po yung bagong balita guys, no? Sabi dyan, there are 3 reasons po why some Ethereum whales constantly buy Shiba Inu token. So despite guys, no, na marami nang skeptical about Shiba Inu coin na nagsasabi nga na baka ayun nga hindi na tumaas ito, and yung marami nagsasabi na baka bumagsak na rin talaga yung presyo niya. Pero still, makikita mo guys, no, if you will check yung nangyayari sa smart contract, no, marami pa rin mga whales. Ibig sabihin ng mga whales, yung mga balyena, mga milyonaryo ang bumibili ng Shiba Inu coin. And here's why guys. No? Sabi dyan, with daily announcements about the largest addresses on the market buying billions of Shiba, it is important to break down exactly why they are doing that. So bakit nga ba maraming bumibili ngayon kay Shiba Inu coin ng mga milyonaryo pa rin? The first reason is whales desire to take control of the asset circulation. So syempre kapag milyonaryo ka, binili mo yung Shiba Inu coin, so pwede mong kontrolado mo guys, no? Hindi siya babagsak ng sobra kasi may hold ka, marami kang hold, and then pag tumaas, pwede mo naman siya ibenta anytime. So with Shiba Inu remaining the biggest USD valued position among Ethereum whales, ayan, second, SHIB lost more than 70% of its value since the ATH, which make the risk-reward ratio in the event of another rally appealing for the investors. So ayun nga, biglang bumagsak nga siya from its all-time high, no? Makikita mo na bumagsak nga siya. So ang tinaas niya ay ayan, 0.003 cents sa peso. That is October 27, and tuloy-tuloy nga yung pagbaba niya. And kaya marami pong mga whales ngayon ang sinasamantala na mababa ang kanyang presyo from the all-time high. So karamihan ng mga milyonaryo ngayon ay inaay po ito, no? Kumbaga tinitingnan or inaabangan. And ayun iba, ang iba nga bumibili na. Third, Shiba has meme potential, which means that the asset may stage a strong rally with no fundamental reasons behind it. So ito actually ang iniintay ng karamihan, na I think third wave po ang tawag dyan, no? Third wave. So in third wave, no, baka mataasan pa niya yung
all-time high na ginawa nyo. So, from its current price, guys, no, pwede pang mag times 2 to times 10 yung kanyang presyo. If, ayun nga, tuloy-tuloy pa rin yung development na nangyari kay Shiba Inu Coin and mas marami pa rin yung holders na pumasok. So, syempre, pag maraming mga whales ang pumasok, no, marami ding mga mayaman din na katulad nila ang pwedeng ma-attract. And because of that, pwede nga magkaroon ng movement, no, sa presyo po ni Shiba Inu Coin. So, sabi dyan, whales are trying to take control over the token. So, nasabi ko naman na kanina, guys, a massive discount. While taking control of the circulating supply, whales would not have been actively buying an asset with such a large discount as the one we see on Shiba Inu. According to TradingView data, Shiba lost more than 70% of its value since ATH, which makes the risk reward nga. So, ayun nga, nabanggit naman na kanina yan. And then lastly, ayun nga, Shiba has the meme potential, guys. Meme rallies are usually fueled by retail traders and last only a couple of weeks in the best case scenario. While this kind of rally bring hundreds of percent to investor and traders, they tend to quickly fade out and usually lose up to 90% of their value. So, ang mangyayari kasi yan, guys, no, because maraming nag-hype, no, maraming nagpo-post, maraming nag-share, pag nag-trending, so maraming biglang magbibilihan dyan, maraming susunod. And because of that, ayun nga, itong mga whales na to, sila talaga ang kikita dyan kasi automatic, pwede nila ibenta, no, kasi tubo na sila. And pag bumagsak ang presyo, maraming magsusunuran. And yung mga bagong sumasali, sila talaga naiipit lagi dito. Kaya I advise, no, lalong-lalo na dun sa mga bago po sa cryptocurrencies, pag bumili kayo, make sure, guys, no, na may target na tubo lang kayo. Basta, sabi nga natin lagi, no, profit is profit. So, kung tubo ka na, mag 50% mayan, 20% or 100% tubo, I think it's best to sell na. Kaysa, ayun nga, guys, no, bigla kang maipit kasi itong mga whales na to ay bigla magbentahan anytime. So, sila kasi yung mga naglalaro lang nito, no. Kaya, ingat-ingat tayo, guys, no, sabay-sabay lang sa agos sa mga nangyari. Okay, so ito lang gusto kong i-share. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.